muli sa aking YouTube channel, guys. Bago ko susimulan ay pahingi mo na ng subscribe sa aking YouTube channel at paki-hit yung notification bell para updated ka sa mga videos at story sa ng comics na katulad nito. Okay, ang ibibigay ko naman story ngayon ay galing sa comics na Suma and the Amazing Story Comics. Kaya ang ibibigay ko na story ngayon, guys, ay title Iyak ng Sanggol. Story Florby Santos, Art Jonel Pagandangan. Kaya simulan na natin. Takot daw ang mga maligno sa iyak ng sanggol at iyon ang pinagtitiwalaan ng mga mag-asawang Lina at Idel, pero sa bandang huli kanila itong pinagsisihan. Biglang pumainlang sa hangin ang masangsang na amoy na gumagambala sa kanilang pagkain. Saan ba nanggaling ang amoy na yan? Napakasangsang. At ang sabi naman ng kanyang asawa, ang baho. Yun ang naamoy nila. Dali-daling tumayo si Lola Masang papunta sa bata at tiningnan. Pagkatapos, tinungo ang natutulog na sanggol at nagsabi ang asawa, Lola, bakit kinurot niyo ang bata? Yun ang sabi ng asawa. At ang sabi naman ng Lola, para umalis ang malignong siyang nagdudulot ng masamang amoy na yan. Maligno. Yun ang sabi ng asawa. At ang sabi naman ng matanda, oo, opo, mga malignong hayok sa murang katawan ng tulad ng sanggol. Pero masakit sa tinga ng mga maligno ang iyak ng sanggol. Paniwalay nila'y panawagan ito sa Diyos ng isang nilalang na di man nakapagawa ng kasalanan. At naggulat na lang sila at biglang nawala ang amoy. Nawala ang amoy. Tinawanan lamang iyon ng mag-asawa. Tumatawa sila. Yan talagang lola mo, ang daming alam na nakakalukuhan, nakakaamoy lang ng kung ano'y yun ang sabi, nagtawanan sila. Pagpasensyahan mo na, muna lang ang lola. Pero minsan hindi na rin nila mapigilang mainis sa matanda nga dahil kahit natutulog o naglalaro ang sanggol. Ha? Huh? Basta pumailinlangan sa hangin ang masansang na amoy na iyon. Ang sabi naman ng asawa, Lola naman, natutulog si baby. Ang sagot naman ng lola, kailangang umiyak ang bata. Nasa paligid ang mga malignong nais kumuha sa kanya. At kinurot ang pinaiyak ang matanda ang bata. At umiyak rin ang bata. At ang sabi naman ng ina, kita mo na nawala ang sangsang na amoy? Pero sumigaw ang babae, kalokohan, puro lang kayo maligno. Bugbog na sa kakakurot ang anak ko. Nakakainis ka na, Lola. Yan ang sabi ng babae. At ang sabi ng babae, buti pa siguro, Lola. Lumipat na lang kayo sa iba ninyong apo. Sa gulat ng Lola, hindi niya mapigil ang lungkot dahil sa sinabi ng babae na pinapalis siya sa kanilang bahay. Nagdamdam ang matanda, ipinasiya nitong umalis sa bahay ng apo. At ang sabi ng mag-asawa, mabuti na rin ang nangyari, wala nang gagambala sa pagtulog ni baby. Gabi, muling pumainlan lang ang masansang na amoy. Ginising ang asawa, Idel, baka totoong
At ang sa tanong at nagsagot naman ang kanyang asawang si Idel. Pati ba naman ikaw ay nahawa ng sa kalokohan ng lola mo? Matulog na tayo. Natulog ang mag-asawa kaagad. Nahimbing ang mga ito. Kung kaya't hindi na namalayan na nagsipasok ang mga maligno sa kanilang bahay. Ang mga maligno ay lumapit sa kanilang anak at nagsisiyahan, nagtatawanan dahil makakain sila ng sariwang dugo at laman ng bata. Pinagpistahan ng mga ito ang sanggol na hindi na nakuha pang umiyak. Pinagpistahan na ng mga maligno, kinain nila ang bata. At pagsapit ng umaga, nagulat ang mag-asawa. Dahil sa kanilang nakita, sigaw na lang sila at nang sigaw nang makita nilang kanilang anak na buto na lang at wala nang laman ay dahil sa ginawa sa kanya ng mga maligno. Iyak na lang ang mag-asawa sa nangyayaring sa pagkamatay ng kanilang anak dahil sa pagkain nito ng mga maligno. Yun, nagtatapos guys ang ating story na galing sa Suma Amazing Story Comics. Sana ay nagustuhan ninyo ang story at may natutunan kayong aral sa aking story na binigay ngayon. Salamat pala sa panonood at pakikinig sa aking YouTube channel at sa walang sawang sumuporta. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel ay pakisubscribe at pakihit yung notification bell para updated ka sa mga videos at mga stories na ina-upload ko sa channel ko. Thank you. Salamat sa panonood.